sumamba sa ating Panginoong Diyos na buhay at tayong lahat ay tumayo sa harapan ng Panginoon na punong-puno ng pagnanasa at pagkasabik na muli siyang maranasan at muli siyang maramdaman ang kanyang presensya sa oras na ito. Tayong lahat ay umawit sa Panginoon. More than anything, Lord, there is nothing we can ask for. Yes, Father God, but to love you, to serve you, to praise you, and to worship you, O God. Yes, O Lord. More than anything, more than anything, more than anything, I love you, Jesus. More than anything, more than worldly wealth, more than worldly wealth, more than life itself, more than life itself, I love you, Jesus. I love you, Jesus, more than anything, more than anything. Come on, let us sing this song, more than anything, more than anything, more than anything. I love you, Jesus, more than anything. I love you, Jesus, more than anything, more than worldly wealth, more than worldly wealth, more than life itself. I love you, Jesus, more than anything. Nothing in this world. Nothing in this world can take your place or even take my heart away. Someday I will see you face to face, look into your eyes and say, more than anything, more than anything, more than. Jesus, more than anything, more than worldly wealth, more than worldly wealth, more than life itself. I love you, Jesus, more than anything. Nothing in this world can take your place. Nothing in this world can take your place or even take my heart away. Someday I will see you face to face. Someday I will see you. Look into your eyes and say, look into your eyes. More than anything. More than anything, yes, Lord. Jesus, I love you, Jesus, more than anything, more than worldly wealth, more than worldly wealth, oh yes, oh God, more than life itself, I love you, Jesus, more than anything, more than anything. Come on, let us sing this song. More than anything, more than anything, I love you, Jesus, more than anything, more than worldly wealth, more than worldly wealth, more than life itself. I love you, Jesus, more than anything, more than worldly wealth, more than worldly wealth, more than life itself. I
love you, Jesus. More than anything, I love you, Jesus. I love you, Jesus. More than anything, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Mga nagawa namin mga kasalanan, Father God, mula ulo hanggang talapakan, maging ang aming puso, Panginoon. Linisin mo, Ama, na yung banal at makapangyarihan mong dugo, Father God. Hallelujah. Kaya naman, Ama, samahan mo kami, Panginoon, na yung banal na Espiritu sa araw at oras na to, Panginoon, na manguna sa amin, Panginoon, pang sabahin ka at papurihan sa aming mga buhay. Kaya naman po, Lord God, hallelujah, patuloy ka po namin, Panginoon, ngayon pa lang. Itinataas na, Ama, ang iyong karangalan lamang, Panginoon, sa aming hallelujah. Ang maitaas, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At sa oras pong ito, sambahin natin ng tuloy-tuloy ang ating Panginoon. And let us say to our God how much we love Him, how much we want to be with Him, how much we want to feel His love, His presence, His power in our lives. Hallelujah. Jesus, I'm in love with you, O God. And truly, you alone can satisfy our needs and all our expectations in our lives. Hallelujah. Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper. Take me deeper. Deeper in love with you. Deeper in love. Oh, Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more. Draw me closer, draw me closer, closer to your heart. I've ever wondered, I've ever wondered how much I love you. How much I love you. Every day I stand in your presence. Every day I stand in your giving presence. All. Giving all to you. I never want to be far away from you, oh God. Be far away. When I go astray, I find your love reaching to me. When I go astray, I find your love reaching. I'm in love. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love.
closer to your heart. Sing this song, I've ever wondered. I've ever wondered how much I love you. Every day yes, my reward.
Show me closer,
us closer, Lord, closer to your heart, closer to your side, oh God. Sige po, bago po umupo ang lahat, i-welcome po natin ang bawat isang narito, ganun din sa mga nanonood at nakikinig ng programa at ng gawaing ito ng Kingdom of Jesus Fellowship International. Kayo po na nariyan, nanonood sa live streaming, ay welcome po na makisama at makiselebrate sa amin sa araw na ito, sa isang mas dakilang araw na ginawa ng Panginoon para tayo ay muling makapakinig ng salita ng Diyos at muling maranasan ng Kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Kaya kawayan natin yung bawat isa na narito at i-welcome natin ang lahat
nang narito at nasa kani-kanilang mga lugar habang sila ay nanonood. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome. I love this family. Family, the Kingdom of Jesus family. At makakaupo pang bawat isa sa banal na presensya ng ating Panginoon. At kayo na nanonood at nakikinig sa gawaing ito, ay mas maganda po na kayo ay naroon sa isang komportableng kalagayan at hindi na po kayo maistorbo ng sino paman. At habang kayo po ay nakikinig, ilagay po ninyo sa inyong mga puso ang expectations na may dakilang bagay na muling gagawin ng Panginoon sa inyong buhay sa araw na ito. Mga buhay. Kaya inaanyahan kong muling tumayo ang bawat isa sa banal na presensya ng ating Panginoon. At sa oras na ito, tayong lahat ay magtaas ng dalawang kamay, yumuko at pumikit. At muli nating pakanasain ang mas malakas na kapangyarihan ng Diyos, ang anointed message, full of power, na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan. Tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating pinakamataas na katawagan at pinakaperpektong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. I-welcome po natin ang banal na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod, Apostol Ricardo D. Carillo. Dalawang kamay patungo ng langit. Hallelujah. Lahat ng mga nagiginig at mga nanonood. Sige po. Taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. I-focus po natin ang lahat sa ating Panginoong Diyos na buhay. Tayo po'y manalangin. Taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Shall we lift our both hands to Jesus?
Dakilang Diyos, Ama naming sama sa langit. Lord, we believe that your salvation is for us. Your healing, your miracle, your victory, your success, your blessing, your promotion. Panginoong Diyos, ito po ang panahon na mga dakilang bagay ang ginagawa niyo at gagawin niyo pa sa aming mga buhay. Dalangin po namin, dakilang Diyos, every word that we are about to hear, Lord, penetrate it into our hearts. Tarak niyo po ng malalim sa aming mga puso. Panginoong Diyos, baguhin niyo kami. Isang pagbabago, Panginoon, na hindi lamang panglabas, kung hindi isang pagbabago, Panginoon, na totoo, na nakapagbibigay ng karangalan sa iyong dakilang pangalan. Yes, Lord, you will change us, not just an outward holiness and righteousness, but Lord, a life, you will transform our lives into a life that is pleasing and glorifying your name. Salamat po, O Diyos ng marami. We bring back to you all the glory in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. At punuin na natin yung mga upuan sa harapan. Umusog na tayo rito. Huwag na kayong umupo sa likuran. Yan. Lagi mong gagawin yan pag Sunday. Huwag kang matatakot. Huwag kang mahihiya. Huwag kang kakabahan. Yan. Glory to God. So, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Ibigay nga po natin yung pinaka-the best na palakpak sa Panginoong Diyos sa buhay. Ina naman ang palakpak natin. Thank you, Lord. Pakisabi nga po natin, believe the promises of God. I believe the promises of God. Ako'y naniniwala sa mga pangako ng Diyos. Ayan, dapat lahat ng tao ay isa kabuhay ito. Lalo na ang mga Kristiyano at ang mga ngaral ay dapat na isa kabuhay ito. Pakisabi, isa kabuhay. Isa kapuso. Yung electric fan natin, wala ba tayong maayos sa electric fan na hindi ganyan, tapos tamaan naman ako rito? Doble nga yung electric fan natin, doon naman tumatama. Ayan. Okay, so purihin ang pangalan ng Panginoon, 2 Peter chapter 1, verse 4. Yan, glory to God. Yung ating electric fan para maikot yung hangin, no? Kumalat yung hangin, bagamat tayo ay naka-aircon. Sobra na nga yung lamig, di ba? Nung last Sunday, nasa mid-tuloy ako sa lakas ng aircon, May tao pa ho ba rito? Glory to God. So 2 Peter chapter 1 verse 4. 2 Peter chapter 1 verse 4. Maikli lang ito, ha? To those who are watching in Pampanga, in Webe Ecija, in Japan, in Hong Kong, in Brunei, in UAE, in Middle East, in Saudi Arabia, in Luzon, Visayas and Mindanao, in Bicol, in Canada, America, yan. People are watching in different parts of the world. Nakikinig po ang maraming tao, nanonood po ang maraming tao sa lahat ng panig ng mundo. Huwag mo lang itong pakinggan, ha? Isa ka buhay mo, isa ka puso mo ito, lalo na mga Kristiyano, mga leader, ha? I-like, i-share, i-subscribe KOJF Church YouTube channel. I-like, i-share, i-subscribe KOJF Church YouTube channel. I-like, i-share, i-follow, i-copy-paste, i-copy-link, i-copy-paste Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook. Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook. Lahat ng tao sa buong mundo, especially Christians, especially leaders, nakikinig pa ho ba tayo? Yan. Watch and listen. Ito ang sabi ng Panginoon. Thus saith the Lord, radio and television programs. Watch and listen. Thus saith the Lord,
Ito ang sabi ng Panginoon, radio and television programs. Like, share, and subscribe. Follow. Copy-link, copy-paste. Share the videos, share the messages. Araw-araw po yan. Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Yan. Nakikinig pa ho ba tayo? Glory to God. 2 Peter chapter 1, verse 4. Maikli lang po ito, kaya ilabas ninyo yung mga Bible ninyo, yung mga notebook ninyo, maikli lang ito. Sa 2 Peter 1:4, through this, He has given us His very great and precious promises. Bakisabi, very great and precious promises. Yan, mga napakadakila, napakamahalagang mga pangako. So that through them, you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. 2 Peter 1:4, I'm reading from the NIV version. Through this, He has given us His very great and precious promises, so that through them, you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. Sa pamamagitan nito, ay binigyan tayo ng mga dakila, napakadakila at mga mahalagang mga pangako, pakisabi mga pangako. So that through them, sa pamamagitan nito, ay tayo ay maging kaisa sa kanyang sakdal na pagkatao, sakdal na kalikasan, na tayo ay makalaya sa kabulukan ng mundong ibabaw na ito, gawa ng mga masasamang mga hangarin. Pag sinabi nating promises, ang ibig sabihin nito is covenant. Pakisabi covenant, write it down. Kaya nga, Old Covenant, New Covenant, Old Testament, New Testament. Ang ibig sabihin ng covenant is testament. Tipan, promise. Yan, di ba? Ito yung tipan ko sa'yo, di ba? Ito yung pangako ko sa'yo. Ito yung covenant ko sa'yo. Ito yung promise ko sa'yo. Yan, Old Covenant, New Testament, Old Testament. Yan, pag sinabi nating promise, covenant, tipan. So binigyan daw tayo ng Diyos ng napakaramit mga dakilang mga pangako ng Panginoon upang sa ganoon ay tayo ay maging kabahagi sa kanyang sakdal na kalikasan. Hindi tayo mapunta ng impyerno, hindi mapahamak, hindi mapariwara, bunga ng mga masasamang hangarin. Sa 2 Corinthians 1:20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him in the Amen is spoken by us to the glory of God. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Lahat daw ng pinangako ng Panginoon ay yes yan. Pakisabi yes. Totoo yan. Walang no. All the promises of God are yes and amen. Amen, amen means yes. Yes, all the promises of God are yes. Amen. So napakarami. Number one, write it down. God has given us very great and precious promises. Binigyan tayo ng Diyos ng mga dakila at mga mahalagang mga pangako. At ang mga pangakong ito ay yes talaga. Hindi ito nagnono. Amen. Dahil ang sabi ng Numbers 23 verse 19. Numbers 23 verse 19, ang sabing ganoon. Dahil daw, ang Diyos ay hindi kagaya ng tao. Ang tao sinungaling eh. Pabago-bago ng isip. Nangangako tapos hindi naman tinutupad. God is not a human that He should lie. Not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? God is not a human that He should lie. Not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill it? Kasi ang tao ro, ganun eh. Nagsisinungaling, pabago-bago ng isip. Mga ngako hindi naman tinutupad. Nakikinig pa ho ba tayo? Ang tao susunod lang, saglit, bukas iba na naman ang gagawin. Problema na naman ang inihahatid. Nakikinig pa ho ba tayo? Paulit-ulit na pangangaral, paulit-ulit na pagtuturo,
paulit-ulit na pagpapahayo, may tao pa ho ba rito? Pag sinabihan mong i-like, i-share, i-subscribe, i-follow ang Kingdom of Jesus Fellowship at ang KOJF Church YouTube channel, hindi gagawin. Naturingan pang leader. At kung ano-anong group ang ipapasok kung kani-kanino, kung ano-anong group ang ipapakonek at ipapalike kung kani-kanino, nakikinig pa ho ba tayo? At maaaring gawin pansamantala, bukas iba na naman. May tao pa ho ba rito? Pag sinabi mong like, share, subscribe, follow the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fanpage, reshare it, repost it, copy paste, copy link, like, share, subscribe kay OJF Church YouTube channel, hindi susunod. At kung sakali mong sumunod, saglit lang yan. At kung ano-anong ipapasang mga group, ipinapalike iyon, nakikinig pa ho ba tayo? May tao pa ho ba rito? Sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood, ako ang pakinggan mo. Kasi nagtagumpay ako eh. Yung mga nag-i-invite sa'yo, tingnan mo yung tagumpay nila sa buhay nila. May tao pa ho ba rito? Are you still with me? Tingnan mo ako. Nagtagumpay ako eh. Yung ibang nag-i-invite sa'yo, hindi naman nagtagumpay yan eh. May tao pa ho ba rito? Walang sumasagot. Hindi ho pagmamalaki yun, katotohanan po yun, di ba? Oh. Paano kang magpapagawa sa isang engineer na hindi naman magaling? Paano kang magpapagawa sa isang architect na hindi naman magaling? Paano kang magpapagawa sa isang doktor na wala namang napapagaling? Oh. If you will take an advice, if you will take a counsel of any person, see to it that person has victory, living a victorious life. Amen? May tao pa ho ba rito? Yun yun. Kaya wag mo lang pakinggan yung prophecy at aral. Tingnan mo yung buhay. Pakisabi, buhay. Tingnan mo yung buhay. Kaya nga, pinipigilan ko ang marami na prophesy ng prophesy, mali naman ang buhay. Ayusin mo yung buhay mo, hindi yung prophecy mo. May tao pa ho ba rito? Kasi si Balaam magaling mag-prophecy pero mali ang buhay. Balaam, no? Oh, his prophecy is great, but his character, his life is wrong. His spirit is wrong. Kaya huwag tayong nagpapaniwala sa mga I prophesy, turo ng turo, tapos hindi naman naayos ang buhay. May tao pa ho ba rito? Oh, buhay. Are you still with me? Buhay. Oh. Tingnan mo yung buhay. Oh. I am telling you, I am asking you to watch and listen, to like, share, and subscribe Kingdom of Jesus Fellowship Facebook fanpage kay OJF Church YouTube channel. Ito ang sabi ng Panginoon, radio and television programs. Kasi may preba ako, victorious ako eh. May tao pa ho ba rito? Oh. I've been in the full-time ministry for 33 years, running for 34 years, victoriously. Oh, you see? Napag-aaral ko yung mga anak ko sa magagandang eskwelahan. Amen? Wala akong utang. Hindi ako nanuto kung kani-kanino. Hindi ako nang hold up. May tao pa ho ba rito? Nanghingi lang o magbibigay. Nagbibigay naman. Are you still with me? Oh. Kunyari, ikaw ay isang guro. Kanino kang magpapapayo? Alam nga namang magpapayo ka sa guro na hindi magaling magturo. Dapat magpapayo ka sa isang guro na alam mong nagtagumpay, magaling magturo. Correct? Are you still with me? Oo. Oh. Naunawaan po ninyo ako? So, iyon. So again, watch and listen. Thus saith the Lord. Ito ang sabi ng Panginoon programs. Share it to others. Invite others to watch and listen. Support it. Pray for its victory. Like, share, and subscribe kay OJF Church YouTube channel, Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fanpage. Copy paste, copy link, share it. Watch it, listen it. Share the videos to others. Nakikinig pa ho ba tayo? Attend the Kingdom of Jesus Fellowship International. Why? Because the KOJF is a victorious church.
I and my family are living victoriously. Nakikinig pa ho ba tayo? Wala akong utang. Bakit ko sinasabi pinagmamalaking wala akong utang? Abay, napakagandang pakinggan sa isang Kristiyano at mangangaral na wala kang utang. Correct. Nag-aaral lang anak ko sa UST, sa Tabernacle of Faith Christian Academy, sa Marikina Science High School, sa Ateneo, sa FEU, and we have no debt. Wala kaming utang. May tao pa hubar rito. At meron tayong blessing, mga kapatid. Magbublow out daw si Joseph kasi si Joseph, Dean's Lister siya sa FEU ngayon. Pakabuti ng Panginoon. Wala ng utang, Dean's Lister pa. Kung may utang ka, debt lister ka. Debt, ibig sabihin, utang. Oh, may echo. Oh, isipin mo. Amen! Oh, you see? In behalf of Joseph, John Joseph Carrillo, and my family are extending our gratefulness, our thankfulness to each one of you who are praying and fasting for my kids, this time for Joseph, and for the whole family and in the Kingdom of Jesus Fellowship. So salamat sa Panginoon, magbo-blow out si Becca. And si Becca pala ang order. At Dean's Lister, si Joseph sa FPU. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay. Hallelujah! Yan ang samahan mo, di ba? Isang pamilyang matagumpay. Amen? Isang iglesyang matagumpay. Join the victorious ministry. Join the victorious family. Kaya tuloy ang pananalangin at tuloy ang prayer and fasting para sa mga kabinataan. Amen? Tuloy ang pagsuporta sa kanila. Amen? Purihin ang pangalan ng Panginoon. So sa lahat po ng mga nakikinig sa oras na ito, ito po hindi pagmamalaki at hindi pagmamataas. Hindi pagmamapuri at hindi pagmamayabang. Kung meron kang pakikinggan, sasamahan, panunuurin, siguraduhin mo yung mga ngaral, totoo. Natutupad yung prophecy at tama ang buhay. Siguraduhin mo na matagumpay siya. Siguraduhin mo matagumpay yung pamilya niya. Siguraduhin mo matagumpay yung iglesia niya. Paano kang madadala sa tagumpay kung siya mismo walang tagumpay? Correct? Correct? No. How can a man bring you into a promised land? He himself will not enter the promised land. How can a person bring you to a joyful life, to a victorious life? He or she himself is not victorious. Kaya ini-invite ko nga yung maraming kapatiran dito eh. Dito kayo pumunta, maraming pagkain dito. Totoo po. Magsipagpuntahan kayo rito. Maraming pagkain dito. Dami naming tanim. May sampalo kami. May bayabas kami. Di ba? May alugbati kami. Di ba? May talbos ng kamote. May kamatis. Daming pagkain dito. May malunggay. Oo. Oh, daming pagkain dito. Hindi naman ako nagbibiro eh. Totoo naman, di ba? Daming pagkain dito. Di ba nakita naman ninyo sa gitna ng kahirapan ng mundo, hindi tayo nang hingi, tayo pa ang namigay. Correct? Correct. You see? Nakikinig pa ho ba tayo? Eh, ito nga si Sister Rosalie. Birthday nito eh. Kaya nga nililibre ko yung t-shirt niya. Ayaw niya, binabayaran pa rin niya. Birthday na't lahat-lahat, ililibre mo na magbabayad pa. Mababuting tao ito. Uy, may regalo ka sa akin mamaya. Wag nga alis nang hindi mo natanggap yung regalo mo, ha? Meron ako diyang house and lot para sa'yo. Oh, yung maliit na bahay na sana sa paso. Huwag po kayong nagagalit, huwag po kayong naiinis, huwag po kayong nasasaktan. Totoo po ang sinasabi ko sa inyo. Hindi mo madadala ang mga tao sa tagumpay nang ikaw ay walang tagumpay. At hindi ka madadala ng sino mang tao sa tagumpay na siya mismo ay walang tagumpay. Ang sasamahan mo ay ang mga taong matagumpay. Correct? Kung gusto mong tumalino, sumama ka sa matatalino. Correct? Oh.
Kung gusto mong gumaling, sumama ka sa mga magagaling. Kung gusto mong magtagumpay, sumama ka sa mga matatagumpay. If you want to become brilliant, then join the brilliant people. If you want to become good, then join the good people. If you want to become victorious, then join the victorious people. Amen. Join the victorious church. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos ng buhay. Hallelujah. Kaya number one, God has given us very great and precious promises. And number two, all the promises of God are yes. 2 Peter 1:4 and 2 Corinthians 1:20. Deuteronomy 7:9, the Bible declares, the Lord is God who is faithful, keeping His promise, keeping His covenant. Deuteronomy 7:9, the Lord is faithful, keeping His promises, keeping His covenants. Ang Diyos ay matapat na tao, tinutupad niya ang kanyang mga pangako niya sa atin. Nakikinig pa ho ba tayo? So listen very carefully, dito na po ako magwawakas. Maikli lang ito. Maikli lang. Number one, tayo ay dumadalo. We are attending. Sacrificing to attend. We are watching and listening, sacrificing. We are paying our prayer. We are paying the gasoline. We are paying the data and the internet. Nagbabayad tayo ng data, nagbabayad tayo ng internet. Pag tayo nakikinig at nanonood, live streaming, pag dumadalo tayo, namamasahi tayo, nagagasolina tayo. Amen po ba? All these sacrifices will never be in vain because God has a promise. Hebrews 6:10, Hebrews 13:5, God will never forget us. Hindi tayo lilimutin ng Diyos, may pangako ang Panginoon. We are giving our tithes and offerings faithfully. We are giving our first fruits. We are fulfilling our pledge oath and kung ano man yung love gifts natin. Di ba, meron tayong mga love gifts, may mga pledge tayo, may mga oaths tayo. Nakikinig pa ho ba tayo? Hindi lamang po ang main church ang pinapaganda natin. Ang lahat ng chapters natin sa buong Pilipinas, sa buong mundo, sinisikap nating pagandahin. Pinapapinturahan, pinapa-aircon, pinupunoan ng electric pan, pinapa-repair, pinapaganda ang radyo, pinapaganda ang television, nilalagyan ng mga malalaking TV, at yan po yung magagandang mga pangarap natin. Nagbabayad tayo ng mga upa, nag-extend tayo. So, to those who are sacrificing, giving their tithes and offerings and first fruits, giving their love gifts and pledges, those who are donating air-conditioned, electric fans, TV or monitor, CPU, mixer. In fact, nakikinig pa ho ba tayo? Bago po yung mixer natin ngayon. Yes, ayun o, bago po yan. Bago po yung mixer natin. Yung mixer natin na nasa likod, yung malaki, wala na yan. Ito na, bago na yung mixer natin. Paliit ng paliit, pero palaki ng palaki yung presyo. Bago po yan. That is the result of your tithes and offerings and first fruits. Bago po yan. And we are going to buy new electric, yung aircon natin, bago yan. We are going to buy new speakers. Itong electronic drum set natin, inaayos natin. Lahat ng mga dapat palitan, pinapalitan natin. Babayaran natin ang upa ng church natin. I-extend natin. Pag sinabing babayaran yung upa, hindi rito sa main yun, dyan sa mga taga-gimba yun. Nakikinig pa ho ba tayo? Ipapa-repair natin, ipapaayos natin, pagagandahin natin. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Walang mumo sa church. Amen? At hindi rin nananalo yung mga may sayad na papapasok sa church. Kung may mga may sayad na pumapasok sa church, hindi nakakatagal yun, lumalabas yun. May sayad yun eh. May tao pa ho ba rito? Nawawala yung sayad nun. Amen? Inaayos ni Lord. Hindi po ako nagbibiro. All the chapters of the Kingdom of Jesus Fellowship all over the nations of the world, we are repairing, renovating, putting air cons, electric fans, no? Painting, paying the rent. No? Ngayon, yung mixer natin ngayon, bago. Bago yung mixer natin. Nakikinig pa ho ba tayo?
Amen po ba? Oh. Mas lumiit siya. Yung luma natin, ang laki, halos kalahati lang ito. Eh, oh. Pero mas mahal ito. Parang cellphone. Paliit ng paliit yung cellphone, pero ang mahal. Nakikinig pa ho ba tayo? Mm. Kaya okay lang na maliit ka kasi mahal ka naman. Wag kang mag-alin sa height mo kasi mahal ka. Amen? Kung yung maliliit, yun ang mahal na mahal. Amen? Glory to God. So it means God is faithful to all His promises. Give our tithes and offerings faithfully. Donate. Fulfill our love gifts, pledges. Nakikinig pa ho ba tayo? Evangelize. Cell group, di ba? Outreach, nakikinig ba tayo? Sing, dance, do a special number. Oh. Para sa inyong kaalaman, yung ating mga kapatid hanggang sa ibang bansa, nakakasama natin sa prayer meeting, di ba? Yes, virtual. Nakakatawa. Our brethren in different parts of the world are joining with us in a prayer meeting. Kaya gusto kong sabihin sa mga kapatid natin sa Pampanga, sa Nueva Ecija, isa lang po tayo sa Kingdom of Jesus Fellowship. Hindi po tayo watak-watak, hindi po tayo hiwa-hiwalay. Amen po ba? Sama-sama tayo, nagkakaisa tayo, nagmamahalan tayo. May tao pa ho ba rito? Lahat ng magagandang pangarap sa main church, pangarap din sa lahat ng mga chapters natin. May tao pa ho ba rito? Nung nakaraan, ang inikot ko naman yung kamarin, yung Caloocan naman ang inikot ko, para bisitahin yung mga kapatid natin doon at palakasin sila. I visited the Camarin, the Caloocan chapters so that to strengthen them, to encourage them, to bless them. Nakikinig pa ho ba tayo? Hmm. Kaya ituloy nyo yung mga gawain natin. So many persecutions, so many attacks of the enemy. But don't stop. May tao pa ho ba rito? Di ba maraming persecution, maraming mga atakang kaaway? Maraming problema, maraming pagsubok laban ng buhay, pero ano ang sagot ng Panginoon? Don't stop. Huwag kang titigil. Palakasin lahat ng mga chapters, palakasin ng mga outreaches. Huwag kang titigil, huwag kang atras. Amen? Yung mumu ang palayasin mo, yung may sayad ang baguhin mo, at lahat ng mga atake ng kadiliman, ng kaaway, ng mga persecution, yan ang palayasin mo. Amen? At hayaan mong magtagumpay tayo sa pangalan ni Kristo Jesus. No retreat, no surrender. Quitters never win, and winners never quit. Walang isasarang chapter, walang isasarang outreach. Eh, may mga persecution eh. Hindi, palayasin mo yung atake, palayasin mo yung persecution na yan. Persecution must stop, and you should not stop. Amen? May tao pa ho ba rito? Why don't you read your Bible? Persecution never stop Jesus. Persecution never stop the disciples, correct? And even threat, and even death threat never stop Jesus. Even death threat never stop the disciples of God. Don't stop in attending, don't stop in live streaming, don't stop in giving, don't stop in establishing and put up the Kingdom of Jesus Fellowship, don't stop in hayo, huwag kang tumigil ng paghayo. Ipagamit ang sasakyan, ipagamit ang motor, ipagamit ang tricycle, ipagamit ang lahat, may tao pa ho ba rito? Correct. O lahat ng sasakyan namin, ginagamit namin yan para sa gawain ng Panginoon. Hmm. May tao pa ho ba rito? Oh. Ingatan lang, pakisabi ingatan. Ingatan ng buhay, ingatan ng gamit, ingatan ng sasakyan, ingatan ng motor, ingatan ng tricycle, ingatan ng lahat. Pero ang lahat ay ipaggamit sa Panginoon. Oh. Nakikinig pa ho ba tayo? So, nakuha ninyo ang mga verses? 2 Peter 1:4, 2 Corinthians 1:20, and Deuteronomy 7:9. So, anong ibig kong tukuyin before I close? Magwawakas na po ako. God has given us very great and precious promises. Binigyan tayo ng Diyos ng mga pangako ng Panginoon. At ang mga pangakong ito ay laging yes, hindi nagnuno. Amen.
Sa 2 Corinthians 1:20, Deuteronomy 7:9, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Tapat ang Diyos. So don't stop in attending, don't stop in giving, don't stop in preaching, don't stop in teaching, don't stop in attending the prayer meeting. Don't stop. Huwag kang i-stop. Nakikinig pa ho ba tayo? Stop sinning. Stop rebelling. Stop yelling, slandering. Stop the unsubmissiveness. Amen. May tao pa ho ba rito? But don't stop in doing the perfect will of the Lord. Nakikinig pa ho ba tayo? Alam mo, yung team song namin ni Kira, yung pamangkin ni Maymay, di ba? Ni Jen Rose. Kanta kami ng kanta palagi niyan eh. Oo eh. Ano nga yung team song namin? Yung Goodness of God. Totoo. Kasi napakabuti ng Diyos eh. Napakabuti. Kaya kagabi, nagkakainan kami riyan, naglalaro, magkakasama kami. Tinawag ako ni Joseph, Papa, Papa, halika. Bakit? Dinslister ako, Papa. Papurihin ng Panginoon, di ba? Hindi ba, hindi magaling si Joseph, magaling ang Diyos. Yes, Joseph is not good, but God is good. God is faithful to all His promises. Kaya yung nananalangin, nag-aayuno sa musuporta kay Joseph, hindi talo eh. Kasi nag-excel yung bata eh. Oh. Minsan, inakala lang natin, hindi siya nag-aaral ng gusto. Kasi, makinggoy eh. Mabiro. Pero, you know, you cannot judge the book by its cover. You see? You cannot judge the book by its cover. Minsan, akala natin, minsan masyado tayong judgmental eh. Nakatingin tayo lagi lang sa mga panlabas eh. Uy, magaling ito. Mahal ako nito. Oo, talaga lang ha. Ay, yung mga iskrib at pariseyo eh, kaalam mo, mga totoo eh. Pero hindi pala totoo eh. Na-expose din later on. You see? Gets po ninyo? Kaya yung panalangin mo, pag-aayuno mo, para pag-suporta mo kay Joseph, hindi nawawalan ng kabuluhan. Kasi he is studying well. Tinawag niya ang gabi, Papa, Papa, alika, alika, ginaganon niya yung laptop niya. Papa, Papa. May tao pa ho ba rito? Napakabuti ng Diyos. Sipin mo. God is good. Deuteronomy 7:9. So, magwawakas na ako, ha? In closing, attend regularly. Give regularly. Pray and fast regularly. Be holy regularly. Be righteous regularly. Magpakabanal ka, magpakalinis ka, magpakadalisay ka, araw-araw. Dumalo ka, manalangin ka, mag-ayuno ka, magkaloob ka, magbigay ka. Mahalin mo ang mga magulang mo. Correct? Galangin mo ang mga magulang mo. Mahalin mo at galangin mo ang mga magulang mo sa church. Correct? Mahalin mo at galangin mo yung mga guro mo, yung mga principal mo sa eskwelahan. Hindi tinuturo ng Diyos na labanan mo sila. Yung mga tagapangunan mo, yung mga leader mo sa church, sa eskwelahan, sa trabaho mo, sa negosyo mo, maging sa bansa natin. Hindi sinasabi ng Panginoon na labanan nyo sila. Murahin nyo sila, sigawan nyo sila, atakihin nyo sila. Ang sabi ng Biblia, honor and bless and respect your parents, your leaders, your chief, your head, the government officials, the leaders in the church. Naunawaan po ba natin? So napakasimple. Oh, pag nagkasakit ka, may pangako ang Diyos ay nagpapagaling. If we get sick, God heals us. If the enemy attack us, God fight for us. Tama? Kapag inatake tayo ng kaaway, pinagtatanggol tayo ng Diyos. Correct? Ano mang problema, pagsubok laban ng buhay, binibigyan tayo ng Diyos ng katagumpayan. 1 Corinthians 15:57 and 58. 1 Corinthians 15:57 and 58. In every attack of the enemy,
and every problem of the enemy, burden of the enemy, sicknesses of the enemy, crisis of the enemy, pandemic of the enemy, God is fighting for us and giving us victory. Lahat ng krisis, lahat ng pandemya, lahat ng pagsubok, lahat ng laban ng buhay, lahat ng atake ng kadiliman, lahat ng sakit, lahat ng karamdaman, ang Panginoon ay binibigyan tayo ng katagumpayan. Nakikinig pa ho ba tayo? Ano po ang gusto ko idiin ngayon bago ako magwakas? Number one, God is giving us very great and precious promises. All His promises are yes. Binigyan tayo ng Diyos ang mga dakila at mga mahalagang mga pangako at ang mga pangako ng Diyos ay laging oo, hindi naghihindi. At tapat siya hanggang wakas. Correct. Kaya ang magagawa natin, accept Jesus Christ as our Lord God and Savior. Love Jesus. Amen. Obey Jesus. Be holy, be righteous, be pure, be clean. Nakikinig pa ho ba tayo? May tao pa ho ba rato pa tayo? Sacrifice for God. Romans 8:17-18. Romans 8:17-18. Okay. Hindi ba minsan mararanasan mo sa buhay mo parang nanghihina ka? Tama? Ayaw mong dumalo. Tama? Ayaw mong magbasa. Ayaw mong manalangin. Ayaw mong magkaloob. Ayaw mong maglingkod. Minsan nararanasan mo yan, correct? Sometimes you experience, di ba? Sometimes you are not feeling well. You are not feeling well spiritually. You are not feeling well emotionally. You are not feeling well physically. Naunawaan po ba natin? Minsan parang gusto mong magpapetik-petik na lang, manghina-hina na lang, at kung magkaminsan parang gusto mong umatras, correct? Sometimes you want to back out, you backslide. Sometimes you want to serve God in moderation na lang. Yung papetik-petik lang, correct? Pero hindi yon ang payo ng Lord. Romans 8:17-18. All your sacrifices for God. All your sufferings for God. All your giving of your best for God. Sabi ng Romans 8:17-18, papalitan niya yan ng sobra-sobra pa. God will replace it more than you could ever imagine. More than to what you have prayed for. More than to what you are expecting. Nakikinig pa ho ba tayo? Are you still with me? Tingin po kayo sa akin. Bago po pumasok si Joseph sa FEU, alam ko nang sa FEU siya mag-aaral. And I prophesied to Joseph. Ako, yung prophecy ko, totoo. Yung aral ko, totoo. Pati buhay ko, totoo. Binigyan ko ng prophecy si Joseph. Joseph, you will become a leader and you will excel in that school. Natupad. Why? Because God is faithful to His promises. Tingin po kayo sa akin, dito na po ako magwawakas, nung ako po yung nag-full-time sa Panginoon, talagang narinig kong pinag-full-time ako ng Diyos. At sinabi talaga sa akin ng Panginoon, ibigay mo sa akin ang pamilya mo. Ibigay mo sa akin ang iglesia. When the Lord asked me to go full-time, I really heard it. And the Lord told me, trust not just your life to me, but trust your family to me, and trust the Kingdom of Jesus Fellowship to me. Ipagkatiwala mo sa akin, hindi lang ang buhay mo, ang pamilya mo, at ang Kingdom of Jesus Fellowship. Yun lang ang ginawa ko. And I believe the promises of God. Nakikinig pa ho ba tayo? I believe the promises of God. No, sa awa ng Panginoon, di ba? Lahat naman sila maaayos. Hindi ko sinasabing hindi kami nagkaroon ng problema. Pero ang problema ng ito ay lahat nalampasan namin. Amen. Hindi ko sinasabing hindi ka nagkakaroon ng problema. Pero ang problema ng iyo ay malalampasan mo yan sa tulong ng Panginoon. So Romans 8:17-18. Truly, the suffering, the sacrifices are there. But the reward of God is much, much greater. Naunawaan po ba ninyo ako?
parang nagtrabaho ka. Di ba pag nagtrabaho ka, wala ka munang sahod. Pag sumahod ka, di ba, ang saya-saya mo na. Correct? Oh. Pag dinadala mo yung baby, lalo na first baby, naglilihi ka, sinasabi mo sa mister mo, tama na ito, tumigil ka na. Kasi nahihirapan ka na eh. Correct? Lalo na nung nagli-labor ka na, sabi mo sa missis mo, sa mister mo, tama na ito, tumigil ka na. Ayoko na. Pero nung narinig mo yung uha ng baby, lahat ng pagod mo na alis, ang sabi mo sa mister mo, isa pa. While you are carrying a baby on your womb, most especially it is a first baby, while you are in a labor pain, you are saying to your husband, oh, no more, no more, no more. But when you heard the crying of a baby, uha, uha, uha. Uy, walang bakla ah. Wala namang, uha, uha. Wala namang ganun eh. Di ba? Uha, uha. Ganun lang. Hindi sinabi, uha, uha. Di ba? Di ba? Wala namang ganun eh. Kaya sabi ng mga bakla, mula pagkabata, bakla na kami. Oh, bakit hindi naman namin narinig yung sinabi mong, uhaha, uhaha. Hindi ka naman kumikending-kending noon. Uhaha, uhaha. Hindi naman eh. Kaya yung kabaklaan na yan, kagagawan lang ni Satanas yan, di ba? Binulong lang sa'yo yan, bakla ka, tomboy ka, naniwala ka naman. Nakikinig pa ho ba tayo? And before I close, in the book of Romans 8:17 up to verse 20. Romans 8:17 up to verse 20. Romans 4 pa. Tapos na yung Romans. Sandali. Yung Romans 8:17 to 18 tapos na yon. Sa Romans 4 na pala tayo. Sa Romans 4 na tayo, verse 18 hanggang 20. Romans 8, 17 to 18 kanina. Ngayon, Romans 4, 18 to 20. Romans 4, 18 to 20. Okay, babasahin ko. Against all hope, Abraham in hope, believed and so became the father of many nations. Just as it had been said to him, so shall your offspring be. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead. Since he was about 100 years old and that Sarah's womb was also dead, yet he did not waver through unbelief. Regarding the promise of God, but he was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what he had promise. God promised Abraham that he will become the father of many nations. And God promised to Sarah that he will become the mother of many nations. Nakikinig pa ho ba tayo? Pangako ng Diyos kay Sarah at kay Abraham, magiging magulang sila ng maraming bansa. Si Sarah, matanda na. Si Sarah, menopause. Si Abraham, matanda na. Si Abraham ay baog. Abraham was barren. Already in old age, and Sarah was already in old age and in a menopausal stage. Paano magkakaanak ang menopause na? 90 years old. Paano magkakaanak yung 100 years old na baog? Nakikinig pa ho ba tayo? Paano mangyayari ito? Himala, may pangako ang Diyos. Makinig kang maigi. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Correct, tama naman yun, dapat kang gumawa. Tama? Diyos, samahan mo ng sipag at tiyaga. Tama? Correct. Pero kung magkaminsan, kahit na ubusin mo na ang gawa mo, at ang sipag at tiyaga mo, pag walang Diyos, walang kabuluhan. May tao pa ho ba rito? Pero mga minamahal, minsan kahit gumawa ka ng gumawa, di ba parang kulang?
Kahit sobra ang sipag mo tiyaga, di ba parang kulang? Correct? Nakikinig ba tayo? Maniwala ka sa Himala. Believe in miracle. Believe in miracle. Abraham will never become a father, will never produce and make a baby because he is already a barren in a very old age. And also Sarah. Sarah was in her menopausal stage, 90 years old. Pero nangako ang Panginoon sa kanila. At si Sarah ay nagkaanak and Sarah bore a child, Isaac. And from Isaac, the great Israel was born. Amen? And from Israel, Jesus Christ was born and become the Savior of the world. You see? Through Jesus Christ, Abraham became the father of the nations of the world. Not through Isaac, but through Jesus Christ. Galatians 3:26-29. Galatians 3:26-29. Not through Isaac, but through Jesus Christ, he became the father of the nations of the world. Sarah became the mother of the nations of the world because she is the spouse of Abraham. Tingin ka po sa akin. Dito na po ako magwawakas. Roma 4:13. Sabi sa akin ng Panginoon, nagsisimula ang ministry natin. Nagsisimula ang Kingdom of Jesus Fellowship. Sabi sa akin ng Panginoon, maririnig ka sa buong mundo. Yes. The Kingdom of Jesus Fellowship is just starting. And the Lord told me, the whole world will hear your voice. You will become a leader in the body of Christ. You will become an elder in the body of Christ. Nakikinig pa ho ba tayo? And secondly, you will hear in radio, in television, and your messages will be transmit through written messages. Nakikinig pa ho ba tayo? Yung mga mensahe mo mapapakinggan, mapapanood at mababasa. At ang sabi sa akin ng Panginoon, Romans 4:13, iikutin mo ang buong Pilipinas at ang buong mundo. Paano ka maniniwala nung mga panahong yun? Full-time ka. Full-time. No salary. And the Kingdom of Jesus Fellowship is just the time. It's a small church. How will it happen? It's not by might, nor by my power, but by the power of God. Because God is faithful to all His promises. Lahat ng nangaagaw ng tupa ng Kingdom of Jesus Fellowship, lahat ng nanira at lahat ng nandivide, malibang ito'y magsisi ng kasalanan, tatamaan sila pati mga mahal nila sa buhay. Maniwala kayo sa akin. Marami nang tinamaan eh. Ulitin ko uli. Lahat na nanggugulo, naninira, nangwawasak, nandidivide sa Kingdom of Jesus Fellowship, tatamaan sila pati mga pamilya nila at marami nang tinamaan. Dahil ang anumang tinayo ng Diyos na winawasak mo, ang Diyos ang kalaban mo. If you are fighting the ministry that God has established and you are fighting against God, and God will strike you, even your family. Naunawaan po ba natin? But those who are helping, nakikinig po ho ba tayo? Those who are helping, the true ministry, the true mandate of God will become successful. They will become successful, including their loved ones, families, and relatives. Nakikinig pa ho ba tayo? God is faithful to all His promises. Amen? And we must believe all His promises.
tayong lahat ay tumayo. Gusto ko pong sabihin sa iyo, nagpapagaling ang Diyos. Gusto ko pong sabihin sa iyo, nagbabago ang Diyos, nagpapatawad at nagliligtas ng Panginoon. Gusto ko pong sabihin sa iyo na ang Diyos ay gumagawa ng himala, nagbe-bless, nagpapala, nagpo-promote. Sumasagot sa ating mga panalangin, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. You have to know and you must know that God saves, that God is giving us holy light, that God is healing us, giving us miracle, blessing us, promoting us, and giving us success, because God is faithful to all His promises. Accept Jesus Christ now as your Lord, God, and Savior. Do what is right in the eyes of God. Urarabashiri dibiyandararahandararahanda. Yes, Lord. Magkang tumigil ng pagdalo, magkang tumigil ng paghayo. Ipagamit mo ang motor mo, ipagamit mo ang tricycle mo, ipagamit mo ang sasakyan mo, ipagamit mo ang buhay mo. Mag-donate ka ng patuloy. Tulungan natin ang ating radio, television, ang ating iglesia. Palakasin ang ating mga YouTube, ang ating mga Facebook. Palakasin ang kayo, Je, buong Pilipinas, buong mundo. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. God is faithful to all His promises. Establish the KOJF in different parts of the world. Itayo mo ang KOJF saan mang lugar, saan bansa ka man, kinadala ng Panginoon. Establish the KOJF. Give your tithes and offerings and first fruits faithfully. Naalala ko nga bang isang kapatid, nag-first fruits siya, nasa bote, mga barya-barya. Ito po yung unang kinita ko. Sabi ko, isang araw, hindi na yan barya-barya. Buo-buo na yan. Pangalawang perspurs niya, libo-libo na ang pinerspurs niya. Oh Lord, your love is true. Huwag kang matakot mag-perspurs. Huwag kang matakot magbigay ng tithes and offerings. Huwag kang matakot at huwag kang magduda. Ako talaga ang tatay mo. Ako talaga ang pinuno mo. Ako talaga ang magulang mo spiritually. Nananalangin, nag-aayon sa iyo ng walang tigil at tuloy-tuloy. Nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo ng tuloy-tuloy. Hindi masasayang ang prayer and fasting mo sa pamilya ko at sa Kingdom of Jesus Fellowship. Totoo tayo. Pagagandahin, palalakihin, palalawakin natin ang KOJF, buong Pilipinas at buong mundo. Palalakasin natin ang radyo at television. Dadagdagan pa kung kinakailangan. Iikutin natin ang buong Pilipinas at ang buong mundo. Yes, truly. I am your spiritual father, your spiritual dad, who has true care and concern for you, true love for you, have true dream for you. Marami na turuan ko lang yan, naanggihan ko lang sa prophecy yan, naanggihan ko lang ng anointing yan. Pero ang kabuuan ng prophecy, ang kabuuan ng turot, kabuuan ng anointing ay nandito nagmumula. Ang gilangan sa kanila. We believe in you. You're the only one. Taas mo po ang dalawang kamay mo patungo ng langit. Raise up your both hands to Jesus. When we see your face, we trust in you. Yes, we believe in you. Maging normal ang dugo mo. Maging normal ang heart mo. Maging normal ang blood mo. Maging normal ka sa pangalan ni Kristo Jesus.
Lahat ng abnormality sa iyong katawan, mali sa pangalan ni Kristo Jesus. Claim it and possess it. Normal ang sugar, normal ang blood, normal ang heart, normal ang palpitation, normal! Dahil pangako ng Diyos yan. Pangako ng Diyos yan, Exodus 15:26, John 10:10, pangako ng Diyos yan. Mapagpala ang taniman mo, mapagpala ang bake shop mo, mapagpala ang trabaho mo, ang negosyo mo, ang kontrata mo, ang pagkatrabaho mo at pag-abroad mo, pamumuhay mo sa abroad. You're the only one who never fails. In the day will come when we'll yes. see your face. Which let your job become successful. Let your business become successful. Why? Because God is faithful to all His promises. God is faithful to all His promises. And when we must believe His promises. Tuloy mo ang pag-train. Tuloy mo ang pagpapractice. Tuloy mo ang pagpapaawit. Tuloy mo ang paglilit. Tuloy mo ang pagbaback up. Tuloy mo ang pag-keyboard ng pagdadram. Tuloy mo lahat. Tuloy mo ang pag-iika po, paghandog. Tuloy mo lahat yan. Pray and fast. Tuloy mo lahat yan. Ituloy mong itayo ang Kingdom of Jesus Fellowship. Ituloy mo yan. May pangako ang Diyos. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Ibinabalik niya yan sobra-sobra pa higit pa sa ating inaasahan. Huwag manghihina, huwag manlalamig, huwag atras, huwag susuko. Make God the priority of our life, in our time, in our money, in our strength, in every areas and aspects of our lives. Make God our priority. Give our best to the Lord, and the Lord will return it hundredfold, even thousandfold and millionfold. At ang kalakasan ng Diyos ay isa sa iyo. At ang kalakasang ito ay hindi mo pa naranasan at hindi mo pa nga ito naintindihan sa tanang buhay mo. Pero sinasabi ko sa iyo, your life will never ever be the same again. Hindi ka na magiging atrasin, talunan, at iyakin. Ikaw ay magiging matapang at ikaw ay magiging babae at lalaki ng Panginoon. You will become a mighty man, a mighty woman of valor. You will never be weak anymore. Walang didilat ha, manatiling na kayo at nakapikit. So Father, let it flow. Let it flow. Tanggapin mo ngayon ang kumpleto't ganap na kagalingan. Tanggapin mo ngayon ang kumpleto't ganap na kalakasan. Tanggapin mo ngayon ang kumpleto't ganap na kapangyarihan ng Diyos. Tanggapin mo ngayon ang kumpleto't ganap na kalakasan ng Diyos, ang kapayapaan ng Diyos, ang kaginhawaan ng Diyos. Magiging kagaya ka ni Jeremiah. Hindi ka natitibagin at hindi ka na matitibag pa kahit kailan. Kuraraba siriribiyanda. Sige, manatili lamang na nakayokot, nakapikit. Walang didilat, kaliwat ka ng likod at harapan. Father, just let it flow. Let it flow. If you want to cry, just cry. Irerespetuhin kanila, gagalangin kanila, mamahalin kanila.
kikilalanin kanila, itatanyag kanila, bibitbitin kanila pa itaas, sapagkat nakita nila ang loyalty mo at faithfulness mo. Ikaw mismo, kasama ko, kasama ng pamilya ko at ng Kingdom of Jesus Fellowship, mula noon hanggang ngayon, hindi nang iwan, hindi umbatars, hindi tumalik, hindi tumatgilid, hindi nag-backslide, hindi nang rebelded, hindi nang away at nakipagdigma labang kay Satanas, hindi laban sa akin. So Father, let it flow. Let it flow. Let it flow. Sabi po natin, there's no one else like you. There's no one else like you. You save us to be with you. Yes, Lord. We bow down and worship you. In you, we believe in you, Lord. We believe in you, Lord, for your power and your glory. Never change throughout eternity. We trust in you. We trust in you. We believe in you. You're the only one who never fails. And the day will come when we see your face. We trust in you. We believe in you, Lord. Thank God for your healing. Thank God for your miracle.
thank God for the Lord normalize your blood, your sugar blood, your blood, your the palpitation of your heart. Thank God for the breakthrough. Thank God for the success and victory. Thank God. Kasalamatan po natin ng Panginoon. Thank God for the strength. Ura raba shiri ribianda lala hara raba kiri ribianda. Urumuruburuburubushanda. Isa lang po ang masasabi ko sa inyo. Mabuti sa mga chapters natin. Medyo maluwag doon. Dito sa Metro Manila, medyo may kahigpitan pa. Huwag niyong pababayaan ang ating mga Bible study, ang mga follow-up natin, mga visitation natin, ang mga bahay-bahay natin. Huwag niyong pabayaan yan. Kasi kasuhin niyo ng gusto, turuan niyo ng gusto. At imbitahan niyo silang laging makipag-live streaming din sa atin. Huwag kayong matakot na hingaan sila ng tithes offerings at first fruits. Una, mawawala ang pagkakuripot nila. Pangalawa, makakaalis sila sa kahirapan. Dahil ang nagbibigay ay tumatanggap. Luke 6:38, as we give, we shall receive. Sundin nyo ang payo ko. Ikutin nyo sila, puntahan nyo sila, turuan nyo sila. Hingaan nyo sila na ikaputandog at first, huwag kayong matakot. Huwag nyo sabihin, baka ma-misinterpret kami at sabihin, pera-pera lang ito. Lumang tugtugi na yan. Lumang akusasyon na yan. Hindi mo dapat paniniwalaan yan. Walang magnanakaw sa KOJF. Ang magnanakaw sa KOJF, inaalis ng Panginoon. Tandaan mo yan. Pinapatahimik ng Diyos ang mga magnanakaw. At kapag nakuha mo, ikaputhandog, first fruits, i-remit mo ng maayos. Huwag lakang babawasan kahit 5. At tapat ang Panginoon na pagpapalain tayo na higit pa sa ating mga inaasahan. Glory to God. Oh, thank you, Lord. So, lahat ng mga chapters natin, magkaloob kayo riyan. At dito naman, magkakaloob kami rito. Glory to God. Lahat ng mga kapatiran buong mundo ay magkaloob at kami naman ay magkakaloob dito. So, yan. So, sino? Si Pastora Elma. Yan, si Pastora Elma. Isa nga po munang malakas na palakpak para sa ating Panginoong Jesus. Amen! Ayan, excited na po ba kayo ulit? Alam ko excited na kayo. Tama po? Excited na po tayo sa pagbibigay. Kasi sabi sa Corinthians, 2 Corinthians 9:18, "And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work." Ayan. So, ang Panginoon daw ay may kakayanan. He is able to bless us, hindi lang konti. Sabi dito, abundantly. Amen? Abundantly. Sabi mo sa katabi mo, abundantly. Ready ka ba sa pagpapala ng Panginoon na sobra-sobra para sa ating lahat? Sabi nga, di ba, sa turo, ang pangako ng Panginoon ay totoo. Ang pangako ng Panginoon ay totoo. God is faithful to all His promises. Kaya sabi di ba kanina, sumahan daw natin yung mga matatagumpay na tao. Kaya sa offering naman, samahan natin ang mga mapagbigay na mga tao. Amen? Kasi kung parati mong kasama, gustong-gustong magbigay, yung heart niya na gustong magbigay, may impart ka. Pero kapag kasama mo yung tao na madamot, parating nega yung iniisip, negative na ayoko magbigay kasi baka wala akong magastos, maubusan ako ng budget. Pero kapag ang kasama mo, parating positive, sabihin niya magbigay tayo kahit wala nang matira. Siyempre, magbibigay ka din. Tama ba? So sumama tayo sa mga taong matagumpay at sumama rin tayo sa mga taong mapagbigay. Amen? At saka napapansin ko sa lahat sa atin,
Kapag hindi ka nag-church regularly, sabi kasi di ba sa turo kanina, regularly attend and give regularly. Kapag hindi ka uma-attend sa church, parang hindi ka rin nagbibigay eh. Tama ba? Kasi yung spiritual mo, yung personal mo, hindi napapakain. Tama ba? Kaya mahina ka physical, mahina ka spiritual, kaya hindi ka nakakapagbigay. So kailangan natin umaten regularly sa church para makapagbigay tayo. At hindi magiging, marami kasing pinapalo up, minsan sinasabi nila, hindi sila maka-attend kasi wala raw silang maibigay. Tama po ba? So kung nasa sitwasyon ka ngayon na sa lahat ng mga nandito at nanonood, kung nasa sitwasyon ka ngayon na wala kang maibigay at hindi ka makapag-church, ang unang hinihingi sa iyo ng Panginoon, yung oras mo ang ibigay mo. Tama ba? Ibigay mo una ang oras mo para sa Panginoon. At pag binigay mo ang oras mo para sa Panginoon, susunod ang pagpapala sa iyo. Tama ba? Yun. Sabi nga nila, di ba, kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So kung gusto mo mag-church, kahit wala ka maibigay, mag-church po tayo. Dahil hindi po yan ang unang hinihingi ng Panginoon. Ang unang hinihingi ng Panginoon ng buhay natin. Tama po ba? Yung maliit na bagay na pagpunta sa church, hindi mo magawa. Paano mo maibibigay ang malaking bagay para sa Panginoon? Tama ba? Kaya dapat ibigay po natin. Diba? Sabi nga po, yung covenant, yung promise. Meron po kaming napuntahan nung Thursday sa isa nating kapatiran. Sabi niya, nagkaroon siya ng pangako sa Panginoon na magbibigay siya. Lord, kapag ganito po, ibinigay niyo po ang ganito sa akin, magbibigay po ako, magsusuporta po ako. Pero dumating yung time na ibinigay sa kanya ng Panginoon, yung pinagpipray niya. Pero sa kabila nung tinupad ng Panginoon, yung kanyang panalangin, siya ay nakalimot sa Panginoon. Amen? Marami po sa atin nakakalimot sa Panginoon. Marami po sa atin nakakalimot sa pangako natin sa Panginoon. Pero ang Panginoon, hindi po siya nakakalimot. Sabi po, di ba, ang pangako ng Panginoon ay ang promise ng Panginoon ay puro yes. Puro yes sa atin. Tayo ba? Tayo ba? Yes ba tayo sa Panginoon? At yung kapatid natin na nagpatotoo, ang sabi niya, yung pagbibigay niya, yung pangako niya, hindi niya natupad. At anong sumunod doon? Unti-unti silang lumayo sa Panginoon. Hanggang sa kinokontak namin, hindi sila nagpaparamdam. Sabi niya nga ay nanggaling mismo sa kanya, parang sarado na yung puso niya. Dumating siya sa time na sarado na yung puso niya. Nagsimula lang dun sa pangako sa Panginoon na hindi niya natupad. At habang sinasabi niya yun, naiiyak siya. Kasi sabi niya, dami daw problema dumating sa kanilang buhay. Amen? Kaya naalaala niya yung pangako niya sa Panginoon. Sabi niya, before nasubukan niya ng magbigay magsuporta sa gawain ng Panginoon At maganda naman yung flows. Pero dumating yung time na yung pinalangin niya na tinupad ng Panginoon ay hindi niya natupad. So along the way, siguro mga three years na, pasundot-sundot, pinapalo up namin sila pero walang sagot, walang tugon. So 3 years. Pero lahat, alam naman natin, lahat ito binabattle natin sa prayer. Tama po ba? Yung mga kapatiran natin na nangihina. Isa yun sa patunay na hindi nawawala ng kabulan yung ating mga prayer. Amen? Kaya patuloy po tayong manalangin. Ngayon, 3 years silang nawala sa presensya ng Panginoon. Sabi nga nila, naging sarado na yung puso nila. Amen? Tapos one time, nag-message na kung pwede raw mag-Bible study ulit sa kanilang tahanan. Kami naman, pumunta kami agad para mag-Bible study. Amen? So, yung pangako ng Panginoon sa buhay natin, hindi siya nawawala. Natutupad lahat, tinutupad ng Panginoon. Kaya tayo, matuto rin tayong tumupad sa ating mga pangako sa Panginoon.
Kaya kapatid, sa lahat ng mga nanonood, nakikinig, alam mo kung ano yung pinangako sa iyo ng Panginoon. Hindi nakakalimutan niya ng Panginoon eh. Nag-message sila sa akin, nag-message sa akin yung kapatid na yon dahil ano, dumating sa point na ang Panginoon na ang kumakatok sa kanya. Amen. Hindi niya na ma-resist eh. Iyak na daw siya ng iyak. Kaya sabi niya, this time na siguro para bumalik sa Panginoon. At alam natin, one day makakasama ulit natin sila rito. Amen? Ayun. So, pag ang Panginoon ng sa atin ang kumalabit, hindi na natin ito matatanggihan, kundi itaas natin ating kamay at sumunod sa Kanya. Tama po ba? Kaya, ano po ba yung pinangako natin sa Panginoon? Isip-isipin natin. Kasi ang Panginoon, yung mga pangako niya, tinutupad niya. Kaya ano ba yung pinangako natin sa Panginoon? First fruit, pledge, tithes and offering, sacrificial giving, suporta para sa mga lingkod ng Diyos, sa pamilya ng lingkod ng Panginoon. Ano po ba yung mga pinangako natin sa Panginoon? At ano po ba yung sinasabi sa atin ng Panginoon na ibigay natin para sa kanyang gawain? Sa lahat po ng nanonood at nakikinig at lahat ng nandito, alam ko po nangingusap sa atin ang Panginoon na ibigay ang pagpapalang yan para dito sa gawain na to at para sa pamilya ng lingkod ng Panginoon. Kaya wag po tayong magdalawang isip. Parati po natin kasing struggle eh, na isa po sa sinabi ng kapatiran na yun na pag nagbigay siya, baka wala na raw silang pang-budget, wala na silang pambiling pagkain. Bali nanalo yung pangangailangan, yung struggle niya sa pangangailangan at pagbibigay sa gawain ng Panginoon, nag-struggle siya ron. So mas nakita niya yung pangangailangan. Sabi ko nga dati sa mga previous exhortation ko, dapat unang-una sa listahan natin yung para sa Panginoon. Amen? Kasi one time nagsusulat ako ng mga bayarin. Bills, bayad dito, bayad doon. Tapos nasa baba yung tithes. Tapos inano sa akin ng Panginoon, hindi dapat yan sa baba, sa unahan. Amen? Diba? Kaya kailangan yung Mateo, diba? Seek first the kingdom of God. Unahin natin ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa sa ating mga buhay. Kaya kung ako naranasan ko rin yung struggle na yan eh, unahin ko ba yung pagbibigay o wag muna sa ibang araw na lang, sa susunod na lang na linggo. Gamitin ko muna. Pero kapatid, mas mahirap. Mas mahirap yung mararanasan mo kapag hindi mo binigay yung para sa Panginoon. Kaysa sa ibigay mo yan. Kasi kapag binigay mo yan, hindi mo isipin mo yung budget mo, wala na. Pero kapag binigay mo sa Panginoon yan, siya yung bahalang mag-provide eh, di ba? Hindi mo alam, bigla na lang may darating eh. Amen? Kaya mas maganda po kung uunahin natin ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Huwag na po tayo mag-struggle. Pikit mata, ibigay, ihulog mo na yan. Ilagay mo sa sobre. Amen? Kapag nag-isip ka, pag uwi mo, wala kang pera, wala na, kasi nga binigay mo, hindi hahayaan ng Panginoon na ikaw ay mawalan. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi hayaan ng Panginoon na ikaw ay mawalan. Dahil, sabi nga sa turo, ang pangako ng Panginoon ay totoo. Diba? Sabi sa Romans, ang lahat daw ng ating sakripisyo ay hindi mawawala ng kabuluhan. Tama po ba? Ayan. Kaya po, magbigay po tayo para sa Panginoon. At ang tahanan ng Panginoon, yung ating church, patuloy ng paganda. Ipapalawakin pa natin to, mag-extend tayo kasi hindi pwedeng ganito kalaki dahil kailangan natin ng social distancing, tama ba? At marami pa po tayong mga kapatiran na darating na mga araw at ang mga kortina kailangan natin palitan syempre. Ang bills, ang internet, nagpataas po tayo ng anong tawag doon? Pinataas natin yung ano natin ng internet para magamit natin ang hindi nagpuputol-putol. Tama po ba? Marami po tayong babayaran
At nagpapasalamat tayo sa Panginoon, patuloy na may tumutugon. Tama ba? Kaya sabihin po natin na tutugon ako. Tutugon ako at magbibigay ako. At sa example ni Josh, sa gusto pong, alam ko po gusto niyo pong sumuporta. Ayan, magbigay po tayo. Amen? Alam, narinig po natin na sa, si Joseph, si Joseph din Slister, di po ba? So hindi po nawawalan lahat ng kabuluhan ang ating mga sakripisyo. Amen? Sa lahat po ng mga nanunood, nakikinig, andyan po sa baba ang mga information kung paano po kayo makakapagpadala ng inyong pledge, tithes, offering, first fruit, at kumontak lamang po kayo sa mga number na nandyan. Ayun. Sige po, ipanalangin po natin ang ating mga kaloob. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tunay po, Panginoon, na dakila ka sa buhay namin, O God, at patuloy ka gumagawa ng mga himala, Panginoon, at patuloy ka nagdadala, Panginoon, ng maraming pagpapala sa amin, O God. Hallelujah, Jesus. Tunay ka nga pong tapat, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, turuan niyo po kami maging tapat sa inyo, O God. Hallelujah, Jesus, upang maibigay namin ang karapat dapat ng para sa inyo. At alam po namin, O God, na pagpapalain niyo po ang aming negosyo, O God, ang aming trabaho, Panginoon, ang maraming kontrata, ang maraming client, Panginoon, ay darating, Panginoon, sa aming mga negosyo, sa aming mga pinagkakitaan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. At ganun din po, O God, sa pag-aaral, Panginoon, ng mga kabataang ito, O God. Alam po namin, O God, na hallelujah, sa kanilang munting kaisipan, Panginoon, alam po namin, O God, na tinuturuan niyo po silang magsakripisyo, magbigay, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Alam po namin, O God, ang lahat ng ito ay magagamit lamang, O God, sa inyong mga gawain, Panginoon, upang mapalawak, Panginoon, at marami pa pong maabot na kaluluwa. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy, O God, sa inyo lamang namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus, amen. Praise God! At bago po tayo lahat umuwi at matapos ang gawain na ito sa pang-umaga, ay selyuhan po natin yung mga pangako ng Panginoon na tinutupad niya sa ating mga buhay. At tunay nga na may mga tinupad na ang Panginoon ng mga pangako at meron pa siyang tuloy-tuloy na tinutupad sa ating mga buhay. Amen? Dahil ang Diyos ay tapat sa ating mga buhay at dapat lamang tayong magtiwala sa Kanyang mga salita. Hallelujah! Power of heaven is yours to call today. And God says yes, and I know that.
Samantalang yumuko. Dakila at makapangyarihan Diyos, Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa natapos na gawain na ito, Panginoon. At muli kaming nagbabalik ng papurit pa sa salamat, Lord God, sa pag-iingat mo, Panginoon, sa mga oras na to, Lord God. At dalangin namin, Panginoon, na ang bawat salita, Panginoon, na aming napakinggan, Lord God, ay patuloy, Panginoon, na tumanim, Lord God, sa aming puso at isip, Panginoon. At patuloy naming lakaran, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. At nawa, Lord God, ay patuloy na ikaw, Panginoon, ang humawak, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. Maraming salamat din, Panginoon, sa ginamit niyo pong lingkod, Panginoon, na nagturo, Lord God, sa umagang ito. Pagpalain niyo, Panginoon, ang kanyang buhay, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya, Lord God. At patuloy, Panginoon, na sa mga taong naririto, Panginoon, ay patuloy, Lord God, na pag-ingatan mo rin. At patuloy, Panginoon, na ibaba niyo, Lord God, ang inyong pagpapala sa amin, Panginoon. At sa aming pansamantalang pag-uwi, Lord God, ay patuloy, Panginoon, na ikaw po ang siyang sumama sa amin, Lord God. At patuloy na hindi namin makalimutan, Panginoon, ang mga salitang inilagay mo sa aming puso, Lord God. At patuloy, Lord, na ibinabalik namin, Panginoon, ang papurit pa sa salamat, Lord, sa umagang ito, Panginoon. At maraming salamat, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, Amen.